1911 pistols, the classic ones, are just things of beauty for me. Do you guys agree? Magandang araw sa ating lahat. Andito ako sa isang lugar kung saan wala akong tripod. Itong video ay tungkol sa kauna-unahan kong baril sa Amerika. My very first gun in the US of A. Subscribe naman tayo dito sa channel natin if you think that our contents make sense. And that will be awesome. This is my Remington 1911 R1 limited edition in caliber 40 single stack. It's a really good looking pistol. I mean, marami namang 1911 pistols, pero ito ay isa sa mga pinaka pogi na forma sa paningin ko. I have cleared this pistol already, so safe tayo dito. At wala akong tripod, so hanapan natin ng paraan para makapag-video. Standard size ito, so meron siyang 5 inches na barrel. Not a bull barrel though. Front and rear serration sa slide. Yan ang mga gusto kong forma. Skeletonized hammer and trigger. Safety niya ay ambidextrous. I don't need it actually kasi I'm a righty. Pero sige lang. Bomar adjustable rear sights. And my fiber optics yung front sight niya. It came out in an all black color configuration except for the trigger and the barrel bushing. Grip niya ay ito, black na G10 from VZ. So, para magkakulay naman, I replaced it with this red honeycomb na G10 scales. So, ayan, medyo tumingkad ang kulay ng pistol natin. It didn't come with a magwell, so I installed one. This is from Wilson Combat. So, the 1911 pistol. For me, ito talaga ang pinakamagandang design ng pistol, ano? I mean, I own other types of pistols. Meron tayong Glock, yung mga, and other polymer frames. But to me, 1911 is just, ano, ito talaga ang, it tickles my bones when it comes to forma. I don't know, especially the single stack. Kasi maliit ako eh, maliit yung kamay ko. I also have a high capacity 1911, I use it for competition. But for carry, this is no, a better option, itong single stack. Because pag isukbit mo, hindi siya nagbo-bulge masyado sa tagiliran. And at the same time, yung kamay ko na, ano, it can ano, accommodate my small hand. Maiksi lang mga daliri natin. So, and this Remington R1 ay isa sa pinakamagandang design. Konting variation sa designs lang naman ng 1911 eh. But this one is really a standout for me. I don't know. Just, I believe in the saying that beauty is in the eye of the beholder. Agree ba kayo dyan mga parekoy? So when I got to America, I immediately thought of buying a gun. Kasi mas madaling bumili dun eh. Compared sa Pilipinas na ang daming documentary requirements, you need an LTAP and you know stuff like that. At saka ang tagal mo makuha yung baril. Takes months before the firearms registration be approved. Doon kasi para ka lang bumibili ng t-shirt eh. Punta ka sa store, mamili ka ng baril mo and then present an identification card as long as wala namang problema sa mga records mo, check nila online and then wala namang any hitch, any problems. Then you get to go home right away with a gun or guns that you'd like to buy. So I thought of why not buy something na pwede kong gamitin for home defense and then at the same time I can also use it sa competition. Ayoko naman bumili ng dalawa kaagad. Hindi naman tayo mayaman. So instead of getting a 45, ayoko rin naman ng 9mm kasi I want a bigger caliber for, you know, for home defense. So I settled for a 40. So, naghanap ako ng option na 40 caliber. Remington is a brand na familiar tayo dahil meron naman ito sa Pilipinas. Tsaka mas mura siya kaysa Kimber. So, I look for an option. Pati yung ibang brands din, tinignan din natin. And then, I found this model. Taka ko parang naiiba siya sa ibang
R1 na models ng Remington. And then I found out na ito pala ay dating model ng Paraordnance. Yung Paraord ay sikat yan dati dito sa Pilipinas sa shooting competitions and sa law enforcement, also sa home defense in general. And they are known for their high quality firearms. Yun lang pala ay itong company owning the Remington brand, binili niya yung Paraord. So nawala ang Paraordnance. And some of their gun models ay lumabas under the Remington branding. This gun used to be the Paraordnance Pro Comp. Ito yung pangalan niya sa Paraord. Now ay under Remington, R1 limited na ang baril na ito. It came with 2 magazines, 8 rounders, and hindi Remington ng marka. MacGar ang marka ng magazines. Isa sa napansin ko ay medyo may katigasan yung trigger pull. I think, tansya ko lang ha, nasa 7 pounds yung trigger pull niya. Matigas yun. Now, okay na tayo sa looks department. Pogi yung baril, maporma. Now, ang pinaka-importante dyan is that does it work properly? Does it shoot properly? Maayos ba ang tama niya? And nung una kong pinutok ay medyo na-disappoint tayo dahil nagja-jam. It's not working properly. It's having failure to feed problems. I found out na ang problema niya ay yung magazine. I don't know, because hindi siguro sila match, because this is a Remington at a MacGar yung... Generally, it should work naman sana. I don't understand bakit ayaw mag-feed ng maayos. Ang hirap pa naman ng magpa-gunsmith sa Amerika. Ang mahal. So my first solution was to buy spare magazines. Sinusubukan lang. So ito yung Cobra magazines. And then I tried. This is a 9 rounds capacity. And yun, it worked properly. Nawala na yung failure to feed na problema. Once in a while nabubulunan din siya, but wala na yung yung unang encounter ko na problem. Sobrang noon, nabuisit talaga ako doon eh, dahil hindi ako maka-straight ng putok. This one worked well. Bumili na rin ako ng mga additional magazines, 10 rounders, para pwede ko magamit sa competition. Now, in terms of accuracy, tumatama naman tayo, but hindi ako 100% satisfied. Siguro because of the heavy trigger pull. Kasi mahirap naman magpa-gunsmith dun sa Amerika, mahal. Unlike dito sa Pilipinas, marami tayong mga kaibigan ng gunsmith, so madali lang paayos. Okay, so since available ito dito sa Pilipinas, would I buy this gun? Probably not, because mataas ang presyo nito sa Pilipinas, nasa 130,000 ata. Nakuha ko lang ito sa Texas ng $900, so that's like 45,000, so one third lang sa presyo dito. If I'm going to pay 100,000 dito sa Pilipinas, there are other better options. Overall, happy naman tayo sa purchase na ito. Hindi nga lang 100%. I was expecting more. Sana. So salamat sa panonood. Stay safe everyone, stay sharp. Till next time.